Mga tol! Welcome to my channel. This is Caraman Vlogs, no? So for today's vlog, ang pag-uusapan natin ay about sa ikinabit natin sa ating Z200S na sa parting ignition system, ano? Nagkabit tayo ng split fire. Ano yung split fire? Ayan, nakikita nyo nasa screen. So bago ko simulan, no? Bibigyan ko kayo ng kaunting kaalaman about sa split fire na yan, no? Kung naitutulong nga, kung may naitutulong ba talaga yan sa ating Z200S o sa kahit na anong motor. At ayun nga mga tol, ano? Ito yung split fire natin, ano? Nakikita nyo, ayan, twin core. So, split fire, twin core, tas may flag ng USA. So, nakikita nyo, medyo makapal yung kanyang coil, oh. Dito tayo sa likod. Ayan yung picture niya, no? So, nakikita nyo, ang dami nakasulat dito, mga tol. Meron nakalagay na premium fiberglass, braided inner jacket, premium magnetic suppression core, tama ba? Then, meron ditong premium latex silicone bonding layer, premium Kevlar, napakarami nakalagay na premium, mga tol. Premium 100% pure silicone inner installation, premium solid brass connectors with stainless steel, then, only one can be the best there is. This is the one. So, USA. So, nakalagay dito, ah, USA. Buksan natin. Tingnan natin yung loob, mga tol. So, ayan, nakikita nyo. Medyo iba yung feeling niya. Medyo may pagka-premium yung goma. Pwede na. Para sa presyo niya na, ayan, nasa screen, pwede na. 8.8mm. Grabe, mga tol. Ang kapal nung coil nito. Ang kapal nung pinaka... Hindi ko alam kung makapal yung coil sa loob o baka yung balot lang yung makapal. Tapos meron siyang connector dito. So ito yung ipapasok natin sa ating Phyto coil. So hindi ko yung nagamali ng reneg, hindi ko siya i-rerekta. Bali nakasaksak pa rin si Phyto ignition coil. Then ilalagay natin to. So bali para lang siya na connector talaga. Tapos itong spark plug cap, ito rin ang gagamitin natin. Ayan, nakita nyo, split fire. So ayan, yan din ang gagamitin natin, hindi yung NGK. Bali ang mangyayari, ito yung spark plug cap, then ignition coil, ang pinaka coil natin is split fire, then i-connect lang natin sa ating Phyto, no? So ayan, i-testing natin itong mga tol, i-connect natin sa Z200S natin para magkaalaman na kung talagang gumagana to. So check na natin, mga tol, baka kasi peggy ito eh, so let's go! At ayun nga, no, at nakapagbigay ako ng kaunting info about sa split fire, no? So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya in-install, let's go! At ayan na nga mga tol, ano, ikinabit na natin siya sa ating ignition coil, no? Kinonect na natin siya sa Phyto, so yan, nakita nyo. Gumamit tayo ng connector, so medyo may kahabaan. So ito yung connector niya kasi masyadong mataba yung wire na to pag nirekta natin dito sa Phyto. Eh, baka masira lang, sayang naman. So yan, ang gagawin natin is itong cap, isasaksak natin doon. So itong gagawin natin is spark plug cap, no? Then susubukan natin i-start natin kung maganda ang minor and mamaya lalabas din tayo. A few moments later... Ayan na siya mga tol, no? Na-under na siya. So ayan yung pinaka-idle niya, naririnig nyo. Okay naman, hindi naman tayo namamatayan. So ayan, split fire yung pinaka-spark plug cap natin. Then nakadugtong lang siya dito, ayan nakita nyo, walang daya. Split fire yung ginamit natin. Nakadugtong siya sa Phyto, na nakakonect sa ating Phyto ignition coil. So ngayon mga tol, titestingin natin, oh. Lalaroin natin to sa labas. So susubukan natin kung okay ang response niya, kung maganda ang kuryente. Let's go! At ayun nga, no, nakita nyo kung paano natin siya ginabit. Simpleng-simple lang mga tol. Hindi natin ginamit yung mismong buong wire ng split fire. So ang ginamit natin sa unahan is yung Phyto pa rin. Then idinikit lang natin yung split fire. Ngayon susubukan natin kung paano siya mag-perform, ano, sa kalsada mismo. So makikita nyo nasa ano tayo ngayon, 5000 RPM na, no, third gear, no. Tingnan natin kung gaano kalakas mag-pull up. Maganda pumulap mga tol, maganda ang ano, maganda ang response ng throttle. Ramdam ko yung pagbigay ko ng gas. Okay siya, okay ah. Okay yung performance niya mga tol. Buong-buo yung tunog ng tambutso ko. Wala ako narinig na misfire o yung parang humahago. Wala rin ako narinig na backfire. Try natin mag-off ng throttle. Meron konti, maliit lang, maliliit na backfire. Pero okay siya all in all. Siya mga tol, maganda siya. Yung minor niya kanina is narinig nyo, okay din naman, wala naman ako naging problema, napa-start ko naman agad siya. Pero sa totoo lang, hindi talaga ako masyadong naniniwala sa mga ganitong item eh, sa mga ganitong pyesa ng motor na mga split fire, yung mga kung ano-anong ganyan, no. Hindi ako masyadong naniniwala kasi karamihan dyan mga replica lang. Pero tingnan natin, sinusubukan natin siya ngayon, ano, kung magiging okay ba siya sa ating motor, sa ating Z200S. So far so good, okay naman, wala akong na experience na lagging o yung pag nagbigay ka na ng gas pero ayaw pa rin umandar. So wala akong experience na gano'n. Nakakasilo na naman itong tinidor. Okay naman siya. Okay yung tunog, okay yung takbo. Yung tunog ng makina ko, okay din naman. Wala naman ako ibang naririnig na hindi naman dapat marinig. Maliban sa medyo maingay na naman cylinder head ko, no, dahil kailangan ko na mag-adjust ng valve clearance.
Ay grabe, anong meron buddy? Hala, bakit ganito ka traffic? Bakit ganda? Ano nangyari? Ay masusubukan natin ngayon siya sa mga singitan sa open close ng throttle. So ngayon medyo traffic tong part na to, no? Tingin ko ito timelapse ko siya. Ayun nga, no, medyo nakalagpas na tayo sa masalimuot na traffic, ano, at masasabi ko na okay yung response niya kahit papatay-patay yung ating silinyador o yung ating gas. Kahit patigil-tigil tayo, palaro-laro tayo ng clutch, okay yung ano niya, okay, hindi siya namamatay, okay yung ignition niya, okay yung idle, okay yung menor, okay din siya kapag bigla ka nagbigay ng gas. Uy, gagawa mo. Okay siya mga tol, maganda to. Solid siya, solid ah. So far so good, wala naman akong nararamdaman na kakaiba na lumakas yung hatak, lumakas yung, wala naman ganun. Para pa rin ako nakafighto. Pero ang mahalaga dito is wala rin ako naramdaman na pag-downgrade. Wala akong naramdaman na humina yung hatak. Wala akong naramdaman na parang ang lakas-lakas ko sa gas. Wala akong naramdaman na parang pigil yung takbo ng motor ko. Ganun pa rin siya, katulad pa rin sa dati. Meaning hindi siya nakasama. Kung hindi man siya nakadagdag sa performance, okay din dahil hindi siya nakasama. Ang mahirap kasi yung hindi na nakadagdag sa performance tapos nakasama pa. Yun yung mahirap mga tol. So sa split fire na to, okay naman siya. Tingin ko i-ride ko pa siya hanggang dito sa Centennial para mahaba-habang kalsada. Try natin mag medyo walwal konti, no? Tingnan natin kung okay siya sa mga high RPM. Kasi sa kanina, low to mid-range RPM pa lang ang ginamit natin kasi nga medyo traffic. Okay naman siya sa papatay-patay. Titingnan natin siya sa mga rektahang kalsada o mga rektahang daan. Titingnan natin kung magiging okay yung feedback niya. So mga paakyat, okay din siya. Hindi nabibitin, hindi nag-mimisfire. Pag sinabi kasi nag-mimisfire, ito yung hindi nag-i-ignite yung spark plug mga tol. Ang magiging cost nun is parang hahagok siya. Kasi nga sobra ka sa fuel eh. Wala akong nararamdamang kakaiba. Wala akong nararamdaman para naging halimaw yung motor ko. Walang ganun mga tol. So hindi bias tong review natin na to, no? Oh my goodness, eto na naman tayo. Ayun nga pala, bago ko makakalimutan, so nabili ko tong split fire sa Shopee online mga tol. At nakakatawa dahil napakamura lang pala nito, hindi naman siya ganun kamahal. Kaya nakita niya nasa screen. So ang pinapakita ko lagi na binibilang ko is yung maraming rating, so yung 5 star, no? Okay siya kapag stop and go, yung galing kang tigil tas sa under ka. Wala nagbago, ganun pa rin, malakas pa rin. Ba, parang ano ah, parang ang bilis ko nakuha yung mga gearings ko mga tol. Ewan ko ha, kasi nagbabase lang kasi ko sa mga na experience ko, sa nararamdaman ko. Yun yung sinasabi ko sa vlog. Kasi ayun oh, ang bilis na nakuha yung 80, saglit na saglit lang. Partida, tunapin pa yung motor ko nyan. Nani? Nag-high RPM ako, may naramdaman ako na parang bumaba siya, parang biglang, oy, parang ganun, pero maliit na maliit lang. Kung nakita nyo sa vlog, kung nakita mo sa video, no, hindi ko alam paano nangyari eh. Parang hindi nagtuloy-tuloy, parang biglang, oy. Parang napaganon siya mga tol. Kung nakita sa video, sana nakita sa video. Kaya medyo hindi ko na hapit yung third gear natin eh. Pero yung third gear natin, nakita nyo, lagpas 100 na, di ba? Nakita nyo naman. Hindi siya nakasama, hindi siya nakaganda ng takbo, hindi siya nakadagdag. Pero ang mahalaga talaga is hindi siya naka-downgrade o hindi siya nakasama ng takbo. Mga tol, ang bilis mag ano, 10,000 RPM. Kayang-kaya yung 9,000, 10,000 RPM, basic na basic. Wala tayong nagiging problema sa pagkuha ng matataas na RPM. Wala rin tayong nagiging problema sa takbuhan natin sa low RPM, mid-range RPM, tsaka sa high RPM. So wala naman nagiging problema. Try ulit natin.
siya mga tol. Kayang kaya. At naramdaman ko na hindi ganong mainit yung makina ko, no? Okay to ha. All goods to mga tol. Ang ganda. Solid na solid tong takbuhan nito. Wala akong masasabing masama dito sa split par dahil hindi naman talaga siya nakasama. Tingin ko ha, tingin ko lang. Ito, personal na opinion ko lang. Base lang sa naranasan ko. Tingin ko bumilis yung ano niya eh. Yung pagbitaw niya ng kuryente o yung pagpitek ng kuryente. Kasi ang bilis ko makuha yung 9,000, 10,000 RPM. Kung nakikita man sa video kasi medyo maliwanag. Napakabilis ko makuha mga tol. Talagang, ewan ko ha. Hindi ko maipaliwanag eh. Hindi ko din alam paano nangyari na parang ang bilis-bilis ko makuha ngayon yung 9,000, 10,000 RPM. Masasabi ko na mayroong kaunti mga tol. Kaunting-kaunti lang ha. Hindi ko sinasabing sobrang laki na magiging epekto. Kaunting-kaunti lang talaga yung nangyaring pagbabago, no? Ang bilis ko lang makuha nung ano, siguro 1 to 2 seconds na mas mabilis ko nakukuha yung 9,000, 10,000 RPM. Yun yung maipi-feedback ko mga tol. Sobrang solid niya sa rektahan takbo. Sobrang solid niya sa patay bukas. Ang ganda niya rin gamitin sa traffic dahil hindi ako namamatayan. Okay din yung minor niya. Bukod doon wala na ako ibang naramdaman eh. Yung tunog ng tambutso ko tuloy-tuloy, walang misfire. Maliban lang doon sa isa na kanina yung humapit ako na medyo rektahan siya. Sabay high-high RPM na eh, pa 11,000 na ata. Biglang parang wong, parang gumanon, parang biglang bumaba. Pero nung pagbaba niya, hindi naman tuloy-tuloy, parang gumanon lang, parang nahams lang. Hindi ko mai-recommend na gamitin niyo yung split park kapag ka-stock tapos mag-a-assume kayo na magiging ganun yung takbuhan niyo. So hindi mga tol. Ito kasing setup ko, naka Navy Curve na ako, naka KS1 Shark Racing CDI na ako, naka 5 to 7,400 na ako. Kumbaga loaded na yung motor ko eh, bago ko ilagay si split fire. Kaya wag kayong mag-expect na kapag all stock ang motor nyo, split fire lang ilalagay nyo, magiging ganun yung takbuhan nyo. So hindi mga tol. Kailangan nyo magpalit din ng carb, kailangan nyo magpalit ng racing CDI, kailangan nyo magpalit ng racing ignition coil para maging ganun yung takbuhan nyo. So dito pa lang, sasagutin ko na yung mga magtatanong sa comment na bakit yung sa akin, nag-split fire ako pero hindi naman ganyan kabilis. So yung sa akin kasi mga tol, loaded na yung motor ko bago ko nilagyan ng split fire. Kumbaga full package na siya eh, bago ko siningit si split fire. Overall, positive ang feedback ko sa split fire. Masasabi ko na 10 over 10 mga tol. Dahil wala naman ako na-experience na hindi maganda. Maliban lang doon sa isa na parang nag-ganon siya, parang biglang bumaba. O sige, sabihin natin 9 over 10. So yan, 9 over 10. O, hindi man perfect pero mataas, no? Mataas. Dahil wala ko na experience na pagbaba ng lakas ng motor ko, no? Ganun pa rin naman, wala naman masyadong pinagbago. Anong meron? Putek, ginawa niyong Maynila to ah. Pinag one way. Hindi kawawa yung mga nasa nobileta. Anak ng toko naman. Huwag kayo iyak. So yan, mabalik tayo sa ating pinag-uusapan, no? Feedback ko sa split fire, 10 over 10. Okay na okay ang takbuhan natin. Wala nangyaring pagbabago sa motor natin maliban sa mas mabilis natin makuha yung RPM ng napakaliit na segundo at napakaliit na oras lang, no? Hindi naman siya sobrang ramdam, pero andun siya eh, andun yung power mga tol. Konting-konti lang, bahagyang bahagya. Then, wala naman ako ibang negative na naramdaman. Okay yung feedback ko dito, positive. Okay na okay ang split fire sa napakamura niyang halaga, no? Napakamura lang nito. Okay yung quality ng wire, okay yung quality ng spark plug cap. So, ang ginamit natin cap yung sa split fire din, no? Hindi yung NGK. So, considering na hindi NGK, no? Okay na okay din mga tol. Okay na okay yung pinaka spark plug cap ng split fire. Wala akong nararamdaman na kakaiba. Okay na okay din yung lapat niya sa spark plug natin na brisk. Yung pa pala naka-brisk si spark plug na kasi ako. Kaya medyo iba talaga yung takbuhan mga tol. Kung kumapit ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyo. No? Kung bagong viewer ka pa lamang, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at ang notification bell. At kung solid subscriber naman kita, no? maraming salamat sa iyo. Kahit anong mangyari, hindi kita kakalimutan. Tuloy-tuloy lang sa pagsuporta sa ating channel mga tol. No? Woo! Damn! Ewan ko, enjoy ko itong split fire na to. Patapos na lang ang vlog natin eh. So yun lang naman siguro mga tol, ano? Para mga vlogs, ride smart, be safe, peace out! At ayun nga, ano, big shoutout kay Paparazzi Official. Solid paps, dami ko nakukuhang advice galing sa'yo, Karu. Z200II owner ako, ride safe lagi, pa shoutout next vlog. So shoutout sa'yo, Paparazzi Official. Then big shoutout kay Rolly Joey Estimado. Karo Moto Vlogs Lodi, pa shoutout naman next video. So shoutout sa'yo, Rolly Joe Estimado. Shoutout kay
Dyan na may Nosidal. Lods pa shoutout next video sa Z200S user here po. Ride safe idol. Shoutout sa'yo, dyan na may Nosidal. Then big shoutout kay Enrico Togado. Sir, shoutout naman dito sa Dubai. Pag uwi ko, kukuha ko sa Z200X. So galing pang Dubai si sir. So big shoutout sa'yo sir. Good luck sa pag uwi. At good luck sa bagong kukunin mong unit. No? Ang dami nagpapashoutout ngayon na kukuha ng Z200. No? Sana ay natulungan natin sila mag-desisyon sa mga video natin. Kaya sila kukuha ngayon. No? At big shoutout sa Sistress. So bisita kayo niya kung naghahanap kayo ng mga pambabae na goods, especially mga sports bra. And big shoutout sa Dakila Apparel. Kung naghahanap naman kayo ng mga panlalaki at mga pang sports goods, yung pwede pang gym, pwede pang exercise, no, bisita kayo Dakila Apparel. At kung naghahanap naman kayo ng pang fashion statement o yung pang pormahan talaga, no, yung pang lakad, so bisita kayo Ghetto Antigo, bisita kayo sa kanila. Big shoutout sa Burial Well Fam. So ayan yung channel nila, mga kamag-anak ko yan. Subscribe kayo mga tol, good vibes lang din yung mga video nila. At last, big shoutout sa number one subscriber ko, number one supporter ko, nandiyan siya simulat sa pool, no, big shoutout sa girlfriend ko, I love so much, out ah!